Hello, kids! Let's learn, play, and grow together with teacher Wendy! Hello, kids! Pinagpalang araw sa inyong lahat! Kamusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class! Isang panibagong araw na naman na tayo ay magsasama-sama upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayo mga bata sa ating bagong aralin? Excited na ba kayo sa bagong matututunan ninyo ngayong araw na ito? Magaling! Ako rin, excited na akong ituro sa inyo ang ating bagong aralin. Kaya, simulan na natin! Mga bata, nakikita niyo ba ang hawak ni teacher? Ano kaya ito? Tama, halaman. Sino dito ang may mga halaman sa kanilang tahanan? Wow, magaling mga bata! Ngayong araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang mga halaman sa ating kapaligiran. Sabayan niyo nga si teacher sa pagbigkas ng ating aralin. Ang halaman sa kapaligiran. Magaling mga bata, ang mga halaman ay katulad din natin na likha ng Diyos. Sila man ay may buhay. Tama ang narinig ninyo mga bata. Ang mga halaman ay may buhay. Mayroon din silang bahagi. Ang bahagi ng halaman. Ugat, tangkay, dahon, bulaklak, at bunga. Ulitin nga natin ang bahagi ng halaman. Ugat, tangkay, dahon, bulaklak, at bunga. Magaling mga bata! May mga iba't ibang klase din ng halaman at nabubuhay ayon sa kanilang pangangailangan. Mga halaman na nabubuhay sa lupa tulad ng puno, bonsai, palumpon, at halamang gamot. May mga halaman din na nabubuhay sa tubig tulad ng water lily at lotus. At may mga halaman din na nabubuhay sa hangin tulad ng orchid at buhok ni Eva. Katulad din natin mga bata, ang mga halaman ay may pangunahing pangangailangan upang mabuhay. Una, kailangan nila ng lupa, tubig, sinag ng araw, hangin, at pataba. Ulitin nga natin mga bata ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Lupa, tubig, sinag ng araw, hangin, at pataba. Magaling mga bata! Sa tulong natin, ang mga halaman ay lalago at mabubuhay. Kailangan nila ang ating alaga at pagmamahal. Paano ba natin sila maaalagaan? Una, lagi natin silang diligan ng tubig at paarawan. Pangalawa, lagyan natin ng pataba. Pangatlo, huwag nating sirain. At pang-apat, huwag nating putulin. Ang mga halaman sa ating kapaligiran ay may malaking bahagi sa atin. Sila man ay nakakatulong. Natutulungan nila tayo sa maraming paraan. Una, sa tulong ng kanilang mga sanga o tangkay, nakakagawa tayo ng mga kagamitan tulad ng upuan,
lamesa, at kahit ang pagbuo ng bahay. Pangalawa, nakakapagbigay sila ng pagkain, mga prutas, at gulay. Pangatlo, nakakalikha ng mga gamot mula sa kanilang dahon, ugat, at bulaklak. At pang-apat, nakakapagbigay sila ng sariwang oksigen o hangin. Yan ang mga halaman sa ating kapaligiran. Nakinig ba kayo ng mabuti, mga bata? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng art activity. Kumuha ng malinis na band paper, lapis at krayola. Iguhit mo ang mga halaman na iyong nakikita sa iyong kapaligiran. Pagkatapos nito, ay kulayan mo. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Gawin na natin! Isang malakas na palakpakan para sa inyo! Bago tayo magtapos, may nais munang sabihin sa inyo si teacher. Tandaan, ang mga halaman ay likha din ng Diyos. Sila man ay mahalaga. Katulad din natin sila, may mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay. Lubos silang nakakatulong sa atin sa iba't ibang paraan. Kaya marapat lang nating gawin ay atin silang alagaan at mahalin. Nawa ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod, mga bata, paalam!